welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Weekend ulit. Mag-view ulit tayo ng bahay. So, update lang doon sa in-applyan namin na bahay nung ika-second week ng pag-view namin. Hindi successful yung application namin. So, may napili silang iba. Pero walang nilalagay na reason kung bakit hindi successful yung aming application. Dahil doon, move on ulit. Maghahanap ulit kami ngayon ng bagong bahay. Usually kasi ang viewing day talaga weekend. Meron din naman minsan na mga ino-open sila na viewing day na middle ng week, kunwari Wednesday or Thursday. Kaso dahil nga may trabaho kami, weekend lang yung available na namin para mag-view. So ngayon ang lista namin mga 4 to 5 units kung kakayanin. Ang strategy namin ngayon, hindi na namin muna ipipilit yung nasa city kasi wala rin kaming nakitang mga bagong post sa city, di ba? May mga post na naiwan pero ang mamahal mga $700 eh ayaw naman namin ang sobrang mahal. So ngayon magpo-focus lang kami sa isang lugar. So magpa-park lang kami sa isang area tapos lalakad-lakarin na namin yung mga viewing. Kahapon Friday, bumaba kami sa lugar na yun tapos tiningnan na namin yung mga i-view namin ngayon para mag-eliminate lang nung mga hindi na namin i-view. Para ngayon mas alam na namin kung aling units lang yung gusto namin talaga. Tapos after dun sa area na yun, may isa kaming nagustuhan na isang lugar. Mag-MRT lang kami papunta dun kasi sabi 3 minutes from MRT lang yung unit. So sana may mapili kami na bahay at sana at a-applyan namin na talaga kasi malapit na kaming kailangang lumipat. At sana din ay mapili kami nung a-applyan namin. So mamaya papakita namin sa inyo yung mga units. Yung unang unit na titingnan namin, 2 bedroom, 1 toilet, 1 car park, $640. So, mamaya papakita namin sa inyo. Dito no. Ah, ito yung courtyard. Okay din no. Lawak. Balcony muli. Tambayan. Ito kitchen. May ano ba sila? Ay, meron pa ng oven. No? May cabinet na libre. So, one bedroom. One bedroom tapos pwede ka lumabas sa courtyard ulit. The courtyard ulit? Wow. Ito yung pwede lumabas din siya. Courtyard. So, toilet. May cabinet. Ang laki ng room. Bato.
Wow, may ano pa sila? May piano. Ito, bago yung aircon. Ha? Bago yung aircon. Oo, oh, pero ikaw walang cabinet. Ayaw nga no. So, ano? Isa lang. Ito, toilet. Isang toilet. Walang... Dito na kami sa ika-third namin na bahay. May ganito. Extra security. Thank you. Thank you for waiting. Thank you. So nice. Ang ganda. Ito ba yung NBN? Ganun? Either NBN or... Ang ganda lang sa 8. Data point. Gumagana kaya yun? Oo, gumagana. Ito yung... Isang bedroom. Isang bedroom. May coffee. Hindi, ito study room to. Ito yung extra room ko. Ah. May aircon. I like this door. So beautiful. Ito yung isang bedroom. May ang laki ng ano yung... Ang laki ng cabinet. Daming cabinet. What's this? Daming cabinet. Wow. Toilet. Wow, ang home beaches. May heater at toilet. Dito pala ceiling fan. Saan yung may aircon? Salas, no? Pero malamig siya, no? Ito kaya? Gumagana kaya yan? Gumagana pa naman. Parang ano siya pang gawa ng bread. Ang daming cabinet, sobra. Hiti ka sa cabinet. Hiti ka sa cabinet. Ang dahil mo may ibong ang kalat pagkalilipat ka ulit. Ang dami yun, grabe. Kahit ang chap-chapan. Hello, ayan, nakabalik na kami dito sa amin sa sasakyan. So, tatlong unit yung na-view namin. Sobrang mabilisan naming kaming nag-view para mas makarami kami. So, nakatatlo naman that's kami. So, yung una naming na-view, okay siya, $640 per week. 2 bedroom, 1 toilet, 1 car park. Maganda siya, may courtyard. Tapos yung 2 bedroom, pwede kang lumabas sa parang terrace. Maganda siya dahil ground floor, wala nga lang siyang aircon at walang dryer. Tama, di ba? Tapos, nagulat kami kasi sobrang dami na naman namin kasabay mag-view. Sobrang dami, siguro mga 30 na naman sila. Nung hinihintay namin yung agent, madami na kami. Tapos nung nagbukas, biglang ang dami na ulit na pumapasok. Tapos, saglit lang kami, siguro mga 5 minutes lang kami nag-view. Lumipat naman kami dun sa isa, nilakad lang namin. $650, nasa 7th floor. Tapos, maganda yung unit, no? Meron siyang proper na pwesto talaga ng mga pwedeng paglagyan ng mga furniture. Parang may proper na living area, dining, ganyan. Maganda, may aircon yung isang room. Yun lang, may aircon yung isang room. Yung una, walang aircon. Ito, isang room may aircon kahit papano. Maganda yung kitchen niya. Maganda siya. $650. Isang lift lang para sa lahat ng residents. Pero overall, maganda naman siya. Tapos, nagbiyahe kami 2 stations away. Maganda yung napuntahan namin. Yun naman, sobrang mura niya. $550. 2 bedrooms. Tapos, may isang extra bedroom na study. Tapos, may aircon yung living room niya na sobrang malawak. Yung pasukan niya sa main door, merong screen na door. Yung parang sa Pilipinas, yung silver na screen. So, pang extra door pa yun. Tapos, may malaking balcony na maganda yung pintuan, diba? Tapos, ang laki ng... Malaki din yung mga room, madaming cabinet sa kitchen. Basta madaming mga storage cabinet, no?
Kaya siguro magandang ganda. Maaliwala siya kasi madami siyang cabinet. So, talagang nakatago yung mga gamit. Maganda yung parking, yung door niya. Talagang secured yung kotse mo. Nakalock ng solo-solo. Ang hindi lang magandang maganda doon ay ang laundry niya nasa parking. Although ground floor yung unit na rerentahan namin, pero aakyat ka pa rin ng ilang steps. Tapos kung gusto mo maglaba at tapos ka na maglaba, bababa ka pa or lalabas ka pa ng unit mo para kuhanin yung mga labada. Yun lang yung hindi masyadong okay, no? Pero overall, okay pa rin naman siya. Pwede ka naman mag-adjust. Safe naman kasi ang ganda nung paligid niya. Para kang nasa ibang lugar. Parang feeling mo makakapagpahinga ka talaga pag weekend. So yun lang, pagka-uwi namin, mag-a-apply na kami. A-applyan namin yung tatlong unit. Sana matanggap kami kahit isa sa kanila. Kahit alin sa kanila, pwede. At i-update ulit namin kayo kung natanggap na ba kami, kung naging successful ba yung application namin para sa tatlong unit. Kung alin man sa unit na yun, sana ay magkaroon na nga kami ng malilipatang bahay kasi habang nababawasan yung weeks na nagiging tight na talaga yung deadline namin para makapaghanap ng malilipatan. So, sana hindi na mabot sa point na kailangan namin mag-extend or kung ano man, hindi namin. Minsan naiisip namin kasi nga konting weeks na lang, pero sana hindi na umabot sa ganung point para hindi masyadong hassle. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Salamat sa inyong pag-like, pag-subscribe at sa mga comment ninyo at sa mga tanong ninyo. Maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.